Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magandang umaga. Pakisabi po sa mga katabi, magbayad ka na ng utang mo. Yan po yung napakinggan natin sa Ebanghelyo. May tanong lang po ako, bago po ako pumunta sa aking pagninilay. Kapag may kakilala po tayo at hindi natin nabati sila ng birthday sa araw ng kanilang birthday, ano pong pahabol nating greeting sa kanila? Di ba ho, belated happy birthday? Meron pong mag-boyfriend at mag-girlfriend. Yung lalaki po ay nakagawa ng mali sa kanyang girlfriend. At itong lalaki, humihingi ng tawad. Sabi niya, sorry na, sorry na. Patawarin mo na ako sa nagawa kong mali. Sabi ng girlfriend, sorry, sorry ka dyan. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Kaya ang sabi ng boyfriend, edi belated sorry. Ayan po, hindi ko alam kung nagkaayos pa sila. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, yung pagpapatawad po ng Panginoon, ito po yung napakahalagang ipinapakita sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon. Yung pagpapatawad ng Panginoon, kapag tayo ay humihingi ng pagpapatawad, palaging hindi pahuli ang lahat. Ano lang yung kailangan gawin? Tayo ay lumapit sa Kanya, magsisi humingi ng tawad, at kahit ano pang panahon, gaano pa kalaking kasalanan yung ating nagawa, papatawarin at papatawarin tayo ng ating Panginoon. Ito po yung sinasabi ni Pope Francis, yung ating Panginoon hindi magsasawa at hindi magpapagod na patawarin yung bawat isa sa atin. Tayo lamang yung minsan o kaya naman madalas yung hindi lumalapit sa Kanya para humingi ng paumanhin, humingi ng tawad sa ating mga nagawa. Ngayon pong panahon ng Kwaresma, isa pong magandang panahon para tunay na pagnilayan yung ating mga nagawang pagkakamali, yung mga nagawa nating kasalanan. At nawa sa ating pagninilay, itulak tayo nito para tayo ay humingi ng patawad at paglilinis sa ating Panginoon na naghihintay sa atin na magbalik sa Kanya. Tayo po nawa ay humingi ng tawad. At yun po yung pinapakita ng Panginoon, kahit na malaki yung utang ng isang naglilingkod sa Kanya, kahit na napakalaki, nung humingi ng tawad yung Kanyang lingkod, pinatawad ng ating Panginoon. Huwag po tayong mahiyang lumapit palagi sa ating Panginoon. Ano pong pagkakamali lamang ng lingkod? Yung pagkakamali po ng lingkod ay minsan pagkakamali din po natin. Alam po natin yung Diyos, palaging magpapatawad yan. Yung lingkod po, sa karanasan niya ng pagpapatawad ng ating Diyos, ang ninanais ng Diyos, matuto siyang magpatawad katulad ng ating Panginoon. Pero kadalasan po sa ating mga buhay, nagkakaroon po tayo ng problema. At ano po yung problema? Madalas po tayong nakakalimot. Nakakalimutan po natin na tayo rin ay nagkasala sa Diyos. Tayo rin ay pinatawad ng Diyos. Nakakalimutan natin yung karanasan ng pagpapatawad, kaya hirap na hirap tayong magpatawad ng ating mga kapwa. Kaya ngayong araw po, ngayong panahon ng Kwaresma, ang isa pa pong imbitasyon ko, patuloy po nating alalahanin yung ating mga karanasan ng pagpapatawad mula sa Diyos upang tayo ay magkaroon ng inspirasyon na panghuhugutan kapag may mga kapwa tayong nagkasala sa atin para maipalaya na natin yung ating mga kalooban, mapagaan yung mga kalooban sa mga sama ng loob na nagpapabigat ng ating mga buhay. Pagpapatawad po ang isa sa mga sagot sa pagpapalaya ng ating mga kalooban. Naalala ko po, nung namatay po yung tatay ko, ang isa po sa pinakamabigat sa aking kalooban ay
Yung isa sa pinaka-pinagsisisi ko po talaga ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para sabihin sa tatay ko na pinapatawad ko siya. Yung aking magulang po, bago po ako pumasok ng seminaryo, ay naghiwalay po sila. At patuloy naman kaming nagkikita at patuloy pa rin nilang pinaparanas yung kanilang pagmamahal kahit na magkahiwalay sila. Pero nandun kami, nag-uusap kami, pero yung pagkakataon na siya ay humingi ng patawad at ako ay magbigay ng aking kapatawaran, yun po yung isa sa mga pinagsisisi ko. Hindi ko nasabi sa tatay ko bago siya nawala na pinapatawad ko na siya. Kaya habang ako po ay patuloy na tumutugon sa ating Panginoon, nagkaroon ng pagkakataon na bumigat yung aking kalooban dahil meron akong daladalang hindi pagpapatawad. Ano pong ginawa ko? Dahil wala na akong pagkakataon na patawarin siya face to face, idinala ko ito sa aking tinging Panginoon. Sabi ko, Panginoon, sana po hindi pa uli ang lahat. Pakisabi po sa aking tatay na pinapatawad ko na siya. At pagkatapos po noon ay gumaan yung aking kalooban. Masaya po akong bumalik sa aking formation sa pagpapari. At masaya po akong ipinaparanas din ang pagpapatawad ng Diyos. Ano pong itinuro sa akin ng pagkakataon pong iyon? Sa buhay po natin, maraming dadating na mga magbibigay ng kasakitan sa ating kalooban. Maraming mga tao na magpaparanas ng masasakit na mga karanasan sa atin. At hindi natin mabubura iyon. Hindi natin maiaalis. O kaya natin, hindi natin pwedeng i-rewind at wag na muling maranasan yung mga iyon. Pero meron pong sagot kung paano natin pwedeng maialis yung mga masasakit na emosyon. May paraan po para maalis yung mga masasakit na alaala. Dalawang bagay po. Pagdadala sa pananalangin sa mga taong nakasakit sa atin. At ikalawa, pagpapatawad. Dalawang paraan po para maialis yung sakit na ating naranasan, sakit na ating daladala, yung mga nagpapabigat ng ating kalooban. Patuloy nating ipagdasal yung mga taong nakasakit sa atin at humingi tayo ng lakas ng loob sa Diyos na patawarin yung mga taong nakasakit sa atin. Mahirap po, pero ito po yung daan. Daan sa pagpapalaya ng ating kalooban. Daan sa kabanalan, katulad ng daan na nilakaran ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen.